And he that use this world has not abusing it, for the passion of this world passeth away. And I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. There's difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and spirit. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband. And this I speak for your own profit, not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, that he may lay a debt upon the Lord without destruction. But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if he should pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will. He said it not, let them marry. Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but had power over his own will, and had so decreed in his heart that he will keep his virgin, do it well. So then he that giveth her in marriage do it well, but he that giveth her not in marriage do it better. The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will, only in the Lord. They sabay, but she is happier if she so abide after my judgment, and I think also that I have the Spirit of God. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na sa layo ng gawa ng kakalipan, mga salamat mga guests, na sila pa yung matuto. Especially kami sa aming pagpatuloy dito lang sa part ng scriptures, I pray na kayo pa yung pala. Magpuro. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Aleta. Ang mga bata, wala na maingi ha. Ito na yung time para makinig. Okay, so natapos po tayo sa first part po ng title natin last time is ano ba yun? Abide in the same in the Lord's calling. Ibig sabihin ko, sa akin tinatawag, kunwari, si Juliana, gusto niya yumaman, kunwari. Hindi siya, ano naman, kailangan niya, ano ba, kailangan niya, for example, siya may babae, di ba? Ipipilit niya ba yon? Kahit sino sa atin, lahat naman tayo, gusto siguro yumaman. Amen? Hindi rin, no? I mean, gusto natin mas maging mayaman kaysa mahirap. Pero, hindi tayo magdi-desire dapat nun. Ibig sabihin, nagkatrabaho ka, ang kapera para ma-fulfill yung kailangan mo lang. Yun ang totoo. At pag di na tinuro yun, yan. Kaya mga Kristiyano rin, mga kubetus. Kasi nanay ba? Paki-ano yung mga ano? Ibantay-bantay yan. Nasaan siya na? Sa taas na. Okay. Okay, doon po tayo tapos sa last week. Actually, papatuloy lang po yung ating team, no? Na, kumbaga, excuse. Kung sa ka tinatawag, doon ka lang. Okay, na pag-usapan natin yan. Kasi may gusto kang gawin sa buhay, katulad yung mga batang to ngayon. Kaya, ano na lang kayo? Palit kayo. Kaya yung mga bata minsan, ano yan, hirap yan na magtino. Tulad yung mga yan, maingay, di ba? Kasi ayaw nyo pinapakilaman tayo. Lahat tayo ganun. Normal sa atin yun. Ayaw natin sinasabihan, gusto kong tumayo, tatayo ako. Gusto kong magingay, ganun ang normal, di ba, mga bata? Yung kanina yung anak ko, di ba? Gusto nyo pumunta, kahit may church tayo dito, gusto kong pumunta kay tatay. Diba? Ganun yung bata. Normal yun. Pero hindi ibig sabihin na normal yun. Hindi ibig sabihin tama. So ngayon, lalo na dito, mas maano to eh. Mas malalim to. Ang kinakausap dito yung mga adults na. Mga lingkod pa ng Diyos. Mga church member. So paano tayo mag-behave dapat yung anak ng Diyos? Diba? So medyo ano to kasi
Ang pinag-usapan dito, pag-aasawa. Okay? Advanced na to. Ito mga bago pa lang eh. Pero, kaya niya yan. Okay? Medyo, tsagayin niya yan. So, napag-usapan natin last time yung, yun nga, yung katawan ng mag-asawa. Okay? Para hindi kayo, ang bawat isa ay mag-burn. Sinabi dun, di ba? Dapat may asawa ka, isa lang. Okay? Sino dito ang ano? Huwag kang, hindi ako nagtanong. Hindi. So, kung ganun man ang kalagayan nyo, hindi maganda yon, okay? So, kaya nga tayo tinuturuan. So, huwag tayong magsisiyan, pero andun na yon, hindi yun makaaganda. Sino dito, sige, sino dito nang may asawang mas marami, mas gusto mo yon at sasabihin mo, basta, mas maganda yon. Ha? Di ba, kung honest ka, kung hindi ka loko-loko, hindi mo sasabihin ganun, di ba? So, lahat niya may problema dyan. Hindi yan tama. Okay, kaya nga hindi yan design ng Diyos. Okay? So, pag-usapan din natin yung mga nag-divorce. Ano ba yung rules natin sa divorce? Yan. Tutuloy lang po natin yan. Okay? Basta ito yung dito tayo natapos. At dito pa rin yung team ng ating pagpatuloy. Sabi dyan, let every man abide in the same calling where he was called. So, ito ba yung another example, bukod sa pag-asawa, ito sabi dito, art thou called being a servant? Ano yung sabing art thou called to being a servant? E kunwari, talagang, alam mo na, hindi ka naman heredero. Sinong heredero dito? Alam yung heredero? Tagapagmana. Tagapag, anong mamanahin mo sa magulang mo, Jaja? Meron ba? Hindi mo alam. Alam mo ba yung mana? Sabi ng mga dati kong kasama, good looks po, good looks. Kailan mo naman. De, pero duruan nyo kasi wala na ibang mamarahin eh. Walang pera, walang ano. So, pag tayo, hindi tayo mayaman naman, anong kailangan mong gawin? Trabaho, di ba? Trabaho na naman. Trabaho na naman, pasok na lang. Buti nga ngayon, wala ko siya. Kailan lang, may nagbebenta dito ng turon. Di ba? So, mga bata, maniwala kayo, kaya, yan, dinidisipline na kayo, di ba? Paglaki nyo, simula ngayon, hanggang paglaki nyo, magtandaan nyo, parte ng buhay yan. Pinagsasabihan kayo, matanda na kayo, pinagsasabihan pa kayo. So, gawin mo na lang na maayos. Alamin mo yung susundin mo. Now, yung sa gobyerno nga, hindi lagi tayo sumusunod kasi, depende. Nababago yan eh. Tulad nga sa US, kahapon lang, kanina, tagumpay siyempre yung mga nag-rally kasi gusto na silang, ano, lahat bakunado! Bawal din bakunado! Eh, yung iba matapang. Ba't ko nga bakit bakunahan? Eh, matay nga yung iba. Nag-rally sila ngayon. Sa US lang, ang dami. Sa Sweden, sa Japan, halos lahat. Australia lalo na. Kasi grabe sa Australia. Biruin mo, dalawa lang yung case sa kanila, nai-lockdown sila. Mura na mura yung mga tao dun eh. Kaya nga, nag-rally sila, parang tatlong location eh. Pilipino, parang gusto tayo subukin, no? Eh, sinasabi na naman sila dun sa ano, di ba, may exemption na yung ano. Ngayon, ine-extend lang yung ano, later, wala nang extension daw. Tama ba yun? So, hindi natin sinusunod yung mga hindi namin sundin. Pero yung mga matama, sundin natin. Kayo mong ano, matulad yan, traffic, yung gumising na maaga, ay pilitang ka. Diba? So ngayon kayo, mga bata pa kasi, ngayon. Okay, yung ayon sa church, umuwi na. Ha? Mading, ha? Ganun talaga, may rules. Basta sa bahay nga, di ako pinapalo, dito may rules. Ganun talaga, huwag kayo dito. Ngayon, ini-invite kayo para matuto nga kayo, di ba? So, the morning, mga malalaki na, alam na nila yan. Nahihiya yan pag di sila sumusunod sa rules. Okay? So, punta tayo sa mga servant. Basta, ibig sabihin mo, gatrabaho ako, hanggang mamatay ako, gano'n na nga. Yung sabi dyan eh, servant ka, anong gagawin mo? Hindi ka mag-serve. O, ganakaw ka na lang. Pag hindi ka marunong sumunod, kawawa. Kasi ang Diyos ang nagsasabi niyan.
sa case natin si Paul. Pero yan din sinasabi ng Diyos. So wag kang mag-isip ng paraan. Ngayon yung iba nag-iisip ng paraan paano makakalayas si ganyan. Kaya nga iba nagnanakaw, gumagawa ng masama. Para pag mayaman na sila, kahit ano nang gusto nila, nagawin nila. Pero kahit yung mga mayaman, may rules pa rin dyan. Babayad ng tax. O di ganun din. So kaya, bata pa kayo, inuturo na tayo na panggapin nyo kung nasaan kayo. Okay? Again, hindi sa lahat ng bagay yan. Ha? Kung masama yan, kunwari, sasabi ko last time sa inyo, pinagbabawalan ka ng magulang mo. Kunwari, iglesia kayo ni Manalo. Diba? Sabi ng nanay mo, iglesia tayo ni Manalo, ha? Hindi ka pwede sa Baptist. Ano sabi ko sa inyo? Sumunod ka lang, kaya pagbata ka pa. Pero, kung ligtas ka, alam mo mali yun. So, later, pag laki-laki mo, alam mo na gagawin mo. Okay, naintindihan nyo? So, abang lumalaki, nagmamatured, ay marami naman kayo magiging kalayaan din, kaya huwag kayong mainip, okay? Yung sabi ko, ha, sumunod kayo kung ano yung dapat nyong kalagyan na mabuti. Okay? Kung dyan kayo nilagay ng Diyos, ginawa kang babae, kahit gusto maglingkod sa Diyos, nang gusto yung pastor, di ka pwede. Okay, ano pa? Yun nga, gusto mo maging presidente, wala ka namang budget, di ba? Kaya iba naman, iba-iba rin paraan ngayon. Iba, boksingero, iba, Hollywood, artista. Yan ang ginagawa nilang stepping stone. Maging presidente lang. Eh kung talagang di mo kaya, di mo alam kung paano patakbuhin, pero sikat ka, tatakbo ka ba? Nga, depende nga sa'yo, dapat hindi. Yan ang sabi ko. So, may kita mo naman, hindi mo kaya. Magkakagulo-gulo yung ibang tao dahil sa kalokohan mo. Sisigi ka pa rin. Ano pa? Medyo relevant sa atin. Yan, yung pag-aaral. Basta gusto kong maging doktor. Ipilitin ko yan. Okay. Wala ka namang pera. Alam mo, medyo mahal yan, di ba? Gagawin mo. Kung may ibang paraan, huwag ka lang gagawa ng masama. Okay? Kung hindi ka magawa ng masama, ma-accomplish mo yan. Okay yan. Sige. May mag-ano sa'yo, di ba? Do-donate. Okay. Pero huwag mo ipipilit. Okay? Ano ba? Ano ang example? Nag-asawa ka. Sabi ng asawa mong lalaki. Nari, ano pa alam ulit? Umutang ko tuloy. Malit mo kasi. Ha? Jaylin. Jaylin. Nari lang ha. Bata ka pa naman. Nari lang. Nag-asawa ka na, di ba? Sinong mas matapang sa inyo? Yung nanay mo, yung tatay mo? Ha? Okay. Dapat si tatay, di ba? Sinabi yung tatay, sige, ako magtatrabaho, ikaw, dito ka lang sa bahay. Susunod ka ba? Ano daw? Very good, di ba? Ganun kasi dapat, di ba? Pero iba, talagang ano, hindi pumapayag. So, ano pa bang maganda example? Ayun, so basta ang qualification doon, tama at kalooban ng Diyos, okay? Pag talagang nilagay ka lang dyan, ganun din kahit sa trabaho. Sabi dyan, care not for it. Ay, gusto ko magpastor eh, babae ako. Huwag mo nang ano yun. Yun ang sinabi ng ano, abide the Lord's calling. Huwag ka na, sabi dito, but if thou mayest be free, ulitin ko lang ha, but if thou be calling, if thou called, be, are thou called being a servant, care not for it. Hayaan mo lang. Mag-serve ka lang dahil yun ang calling mo. Ngayon, kung pwede ka namang lumaya, ibig sabihin ng maayos na paraan. So sa kanila, ginagawa nila, binibili nila yung kalayaan nila para sa atin din. Di ba? Siya na lang ha. Pag ano, huwag kayong magtabi. Dito ka, Jaylin. Kulit din pala tong isang to eh. Okay. Kasi hindi nyo maintindihan lalo pag di ka nakikinig. Sayang yung punta nyo. Okay, ngayon, kung may pagkakataon ka naman na maging malaya, katulad nga, sipagan mo, mabayaran mo yung utang mo, di laya ka na, gawin mo kung pwede. Mas maganda nga kasi malaya kaysa servant ka. Okay, naintindihan nyo ba?
hindi tayo dinidiktahan dito ng Bible na basta ganyan. In a way, oo. Pero in a way, hindi. Ibig sabihin, nakikita nyo ba? Sana nakikita nyo. Sige, ano pa? Example pa, kung di nyo pa nakuha, marami pa dito. For he is, for he that is called in the Lord being a servant is the Lord's free man. Sige, ganda yan. Kunwari, kunwari si Yesha ay sobrang hirap nila. Kunwari lang, ha? Nangyayari ito, di ba? Kunwari, ay si Yesha, mabait naman to, nakita ni Mamean. Ay, ampunin natin si Yesha, gawin natin labandera. Kunwari lang. Kunwari, galing ka sa isang pamilyang sobrang hirap na. Okay, ngayon, pag hinar ka na dito, ni Mamean, kunwari lang, para kanyang binili, di ba? So, babayaran yung magulang mo, kunwari. Ikaw ay servant na. Alipin ka na. Hindi mo alipin, pero tagapaglingkod. So, pero sabi dito is the Lord's free man. So, napalaya ka dun sa dati mong kalagayan, pero ngayon, servant ka pa rin. Pero, hindi ka pa rin ganun kalaya, pero mas malaya ka na. Naintindihan nyo ba? Kasi dati talagang sa kanila is legal yung servitude, no? Yung slaves. So, may mga rule yan kahit sa Bible. Kahit hatawin ka ng boss mo, pa! Dahil ikaw alipin, wala kang magagawa. Kasi alipin ka eh. Pero pag binili mo, nabili ka, o nabili ka ng iba, nabili mo yung sarili mo na pera, ganyan lang naman yun eh. So, malaya ka na. Diba? Kung sinong bumili sa'yo ngayon, siya na may-ari sa'yo. Okay? So, kanino ka na maglilingkod? Yung nakabili sa'yo. So, binibili ba ang tao? Hindi dapat, pero in a way, oo. Kahit sa mga kumpanya, kunwari, iba. To some degree, nabibili tayo. Kunwari, yung iba nga. Kaya nga, kunwari, iba ay mag-a-apply ka ng mga sa trabaho, di ba? Sabi, bawal ang linggo. Ibig sabihin, pag linggo, sa trabaho ka pa rin. Ikaw mag-de-decide. Pero pag pumayag ka doon, hindi ka pwedeng, ano, basta sabi sa akin ng boss ko, pumasok ako eh. Ng linggo, pero sabi ko, ayoko. Eh, pumayag ka nun eh. Hindi ka pwedeng hindi sumunod. Itindihan nyo ba yun? Nabili, in a way, nabili ka na nila. Kasi, pumayag ka rin naman. Okay? So, kahit anong gawin nila, gagawin mo ngayon. Ah, anong gusto nila, gagawin mo ngayon. Kaya yung sasabi natin ngayon dito, pasto parang unfair yun eh. Kaya nga magpabili ka na doon sa mas magaling na master. Iyon ang sinasabi natin dito bandang ulit. Sino pinakamagaling na master? Ang Diyos. So katulad niyan, may pasok ng linggo, maganda sweldo. Anong gagawin mo? Maghahanap na lang ako ng iba. 'Di ba? Ganun 'yon. Ay sa school na 'yan, bawal ang walang bakuna. Dito sa kabilang school ka. Ganun lang 'yan eh. Yung ganito, may naniligaw sa akin, gusto niya iglesia ni Manalo kami. Papabili ka ba? Dapat hindi. Oh, doon pa lang sa iba. Ganun lang 'yan. Kung saan ka dinadala ng Diyos, doon ka kung ikaw ay susunod sa Diyos. Yun yung sinasabi ko dito. Amen? Amen. Eh sabi dito, pag binili ka na, free ka na doon sa binili. Eh saan tayo binili kung ang ligtas ka na? Ligtas na ba siya, no? Sigurado ka na sa langit? Ayun na siya siya sa'yo mamaya, okay? Pero pag sigurado ka sa langit, binili ka na ng Panginoon, siya yung namatay para sa'yo eh. Binili ka, ligtas ka na ngayon. O, saan ang gagawin mo sa buhay mo ngayon? Kung anong gusto mo? Kung ano yung gusto mo o yung gusto ng Diyos. Pero pwede ka bang hindi sumunod sa Diyos? Posible, pero hindi dapat. Okay? Kaya yung sabi dito. So, pinapaano lang sa atin ng Panginoon, eh binili ka na nga ng Diyos, sinong paglilingkuran mo? Ang Panginoon na. Kaya sabi, dito, naalala niyo po ito sa chapter 6, ye are bought with a price. Sinabi na rin natin yan last week. Ah, hindi last week, last week sa chapter 6. Inulit lang dito kasi ikaw ay malaya pero binili ka. So, pag binili ka, yung price na yun ay precious. Hindi pera yun, dugo ng Panginoon. Kaya sabi dito, be not ye the servants of men. Sino paglilingkuran mo yun? Ang Diyos na lang. Brethren, let every man wherein he is called therein abide with God. Inulit lang po. Now, concerning virgins, I have no commandments of the Lord, yet I give my judgment as one that had obtained mercy of the Lord to be faithful. Okay, so ito ay di mga unique na medyo simple lang ang nagsabi. Kaya kailangan ating intindihin ang gusto to. Kasi parang conflict to sa ginagamit to ng mga Catholic priest.
Okay, hanggang bandang dulo dyan. So, sinasabi, kaya kami, hindi kami nag-aasawa. Sinabi ni Pablo yun, di ba? So, iba yung context dito. Una, hindi sinabi ni Paul na lahat ng pari hindi mag-asawa dahil wala nang pari sa Bible. Okay? Sa New Testament, ha? So, ang sinasabi lang niya dito, binabalikan ko lang yung last week, eh. Sinasabi lang niya, binibigyan niya tayo ng choice. Binibigyan niya tayo ng parang foreknowledge. Sabi niya, ganito pag may asawa ka, mahirap. Kung gusto maglingkod sa Diyos, lahat naman tayo dapat maglingkod ng Diyos. Pero pag may asawa ka, at especially babae ka, ikaw yung sunod-sunod sa lalaki, tapos pag yung lalaki hindi maka-Diyos, edi patay ka dyan. Diba? Eh, kailangan mo siya sundin. At kahit ako mismo tanungin mo, sasabihin ko sa'yo, kailangan mo sundin yung asawa mo yun. Okay? Yun ang sinasabi ni Paul dito na mahirap, mas mahirap mag-asawa, maglingkod sa Diyos. Pag hindi maayos. Okay? Hindi sinabi dito, pero yun yun. Okay? Interpret ko pa sa inyo. Kaya sabi dito, now concerning verse, I have no commandment. Sabi niya dito, I suppose therefore that this is good for the present distress. I say that it's good for a man. So to be, art thou bound unto a wife. Okay? Pag may asawa ka daw, huwag ka nang ano, eh, basta yung asawa ko, ayaw akong pag-church. Iwanan mo? Iwanan mo yung asawa mo? Hindi, sabi dyan, lose, seek not to be loose. Andiyan ka na eh, parang last week din, di ba? Andiyan na yan, na nagkamali ka sa buhay, huwag mo nang gawin yung, tawag dito, huwag mo nang dagdagan yung mali. Ano sabi dyan? Ang isang mali ay hindi pwedeng itama ng isang pagkakamali. Rinig niyo, di ba? Huwag mo nang dagdagan. Eh, nagkamali ka na, itama mo na lang. Hindi gagawa ka na ng another mali. Pag iniwanan mo yung asawa mo na nagsumpaan kayo sa tao at sa Diyos, mali na naman yun. So, ang gagawin mong tama, pag nagkamali ka ng asawa, yung asawa mo, loko-loko, kunwari, medyo lang ha, palagay mo lang. Ang gagawin mo, tsagaan mo na lang, di ba? Gawin mo yung nararapat sa kalagayan mo sa ngayon. Kung yung, kaya lagi siya sabi dyan, man, lasinggero yung asawa mo. Anong gagawin mo? Iwanan mo? Yung iba, ganun. Iiwanan. Pero sabi sa Bible, hindi ganun. Tsagain mo. Kaya yung mga pastor, sasabi nila, man, lasing na lasing, di ba? Nakakaasar yun. Nakabwisit yun. Nakakwento ng mga pastor, ha? Medyo exaggerated to, pero bear with me. So, narito, imagine mo, Pamela, yung asawa mo ay darating, di ba? Lasing na lasing. Tuwa ka ba nun? Abwisit, di ba? Sa halip na maayos yung katabi mo sa kama, di ba? Ang baho. Pero sabi ng mga pasto, sabi, tiyagain mo lang. Lalo mong, amusta? Nakailang bote ka ba ngayon? Obviously, mabwisit ka, pero ibig sabihin, alalayan mo, man. Huwag mong tadyakan, huwag mong pag-pray mo habang tsinatsaga mo, pinag-pray mo. Okay? Punasan mo siya. Siyempre, may mga suka-suka yan eh. Di ba? Di ba? Nadiri. Pero kaya, asawa mo eh. Pag-pray mo, magmamatay agad. Eh. Pag-pray mo, magbago. Man, ganun. Medyo mahirap pero yun ang tamang gawin. Ang diyan ka na eh. Ganun din naman. Ito, are you loose from my wife? For example, nabanggit na natin ito last week, you know? Talagang wala, umalis. And di naman believer, wag mo lang ano, wag mo lang pabalikin. Yung mag-e-effort ka pa para lang, kailangan mo, asawa mo, wala mo asawa. Maglingkod ka na lang sa Diyos. Diba? Wala eh. Ngayon, kung may pagkakataon at malinis naman, hindi ka masyado ma-ano, sige. Pero kung nakikita mo ayaw sa Diyos mo, kunwari, umalis na siya, wag mo nang habulin, sinasabi dito. Seek not a wife. But if thou marry, thou hast not sinned. If a virgin marry, she had not sinned. So, nililinaw lang ni Paul na hindi ko naman sinabing kasalanan ng mag-asawa nga. Pero, parang sinasabi niya, i-consider mo yung mga consequence ng mga pagpili mo. Okay? Ganun lang yun. Nevertheless, that shall have trouble in the flesh, but I spare you. Sinasabi ko, kaka-problema ka niya kung pinipilit mo yung mga bagay na hindi ka na doon tinatawag ng Diyos. Okay? Mayroon ka pa. But this I say, brethren, time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none. Ito yung sabi ko. No? Yung may mga asawa daw.
Kalimutan nyo na yung asawa nyo. Parang gano'n sinasabi ni Paul. Pero hindi yun literal. Ibig sabihin nito, yung action mo, ibig sabihin, hindi yung talagang gusto mo i-please yung asawa. Normal sa atin, gusto mo i-please yung asawa mo, di ba? For example, ako, gusto ko si ma'am, gusto ko lagi may, ano, flower. Ganda rin yun, kaso, nilingkod ka sa Diyos, eh, may oras ka sa Diyos, saka sa tabaho, di ba? Ibig sabihin lang, kahit may asawa ka, sige, gampanan mo yung dapat mong gawin sa kanya. Pero, parang wala, ibig sabihin, talaga sipag mo sa Panginoon. Again, ang context ito, paglilingkod sa Panginoon. Amen? They that weep, as though they wept not. Sa Tagalog, yung mga umiiyak, para kayong di yung paano yun, pastor? Yung mga umiiyak, para hindi umiiyak. Again, hindi siya literal, okay? Ibig sabihin ito, kasi naglilingkod ka sa Diyos, naiiyak ka na talaga eh. Ano? Para hindi umiiyak. Eh, di ba yun? Pwede yun. Again, di literal ah. Kung kailangan mong iyak, di iyak mo yan. Pero pagkatapos, pastor, kahala ko ba? Ano mang masakit sa ulo ng pastor niya? Katulad ni, ano, si Yesha, nag-asawa ng mabuti. Ah, ng maaga. Iyak ako niyan. Di ba? Nag-asawa ng iglesia ni Manalo, si Pamela. Oh, nangyari, sakit. Siyempre, masakit yan, di ba? Pero after nun, parang wala na ulit. Kasi lingkod na lang sa Diyos ulit. Parang wala nangyari. Kahit masakit, amen? Ginawa yun ni Ezekiel. Dahil inuutos sa kanya. Sa ating ganun din. Yung sinasabi dito, they that rejoice as though yung matindi. Yung mga masaya daw, parang hindi masaya. Pwede ba yun? Eh, tinuturo ko yun sa anak ko ngayon. Sabi ko, anak, ano ka, ano yung emotion mo, kontrolin mo. Lahat sa inyo yun, ha? Hindi lang kay Stephen. Lahat kayo, kailangan yung pigilin yan. Sobrang saya, gusto ko, masaya. Soul winning tayo, gusto mo maggala na, di ba? Nauuna yung gala minsan eh. Okay munang maliligo, naligo pa rin. Hindi kayo yun, di ba? Masaya ako, pastor, parang hindi ka masaya, okay? Dito lang. Pwede ba yun? Pwede yun. Again, ang context is, paglilingkod sa Diyos. Priority paglilingkod sa Diyos. They that buy as though they possess not. Ano sabihin nun? Papamigay katulad yung sakya natin. Diba? Kanino ba yan? Si Brad nga. Diba? Yung sasakya ni Brad, last pag na dahil sa atin. Diba? Sa kanya yun, pero parang hindi sa kanya, parang sa atin din. Diba? Pag sinabi yung Brad, sunduin mo nga. Sige, pastor. Sa akin ba yun? Hindi, sa kanya yun. Pero parang hindi sa kanya. Naintindihan yung ano natin? They that use this world as not abusing it, for the passion of this world, pass it away. So, ganun din naman. So, salamat sa Panginoon. Ganun tayong mga resources. Pero huwag niyong abusuhin. Yung mga bata natin dito, pag sa church, minsan parang gusto niyo sa church kasi ang ganda ng CR, eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yun. Di pa nga maganda masyado yun eh. Sa mother church ngayon, ganda ng CR nila. Nakita niyo ba? Sabi dyan, huwag mong abusuhin. Okay? Kung ano man yung binigay sa'yo, salamat sa Panginoon, pero huwag abusuhin. Kasi sabi nito, for the passion of this world, sinilipas din yan eh. Sarap naman, sarap gala. Konting gala lang tayo, pero utang natin soul winning pa rin. Amen? But I would have you without carefulness. Gusto daw ni Paul, kayo ay hindi masyado namang ano, parang nag-aalala. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. So, in-explain ko kanina. Kaya nga, mahirap yung mag-asawa kasi iniisip mo lagi yung, siyempre, sa asawa mo ikaw, eh, di ba? So, ngayon, medyo mahirap maglingkod sa Diyos. Again, pag hindi kayo naturuan pareho. Pero pag naturuan kayo pareho, okay na okay yan. Hindi mo tatanungin. Kasi mamayan, kaya nga, minsan, nag-ano din ako. Oh, gabing-gabi na, ano ba yung ginagawa mo, module? Ano ba yan? May sinabi ba ako sa'yo yung ganyan? Diba? Sinusundo pa yung mga bata. So, hindi ako gireklamo kasi alam ko na yun eh. Hindi niyo yun. Hindi ko siya hanapan na dapat lagi ka lang dito.
eh, may ibang ginagawa nga kasi natuluan din ako. Ayan, ganun din siya. So, ganun din kayo. Okay? Kaya mag-desire kayo ng mga pangasawa niyo maayos. There's the difference. So, ito, nabanggit natin kanina to. Basta sinasabi lang yung mga may asawa, kailangan sundin yung asawa nila. Ito yung sinasabi ko kanina kasi nga, sinasabi ko lang to, sinasabi niya, hindi to rule, pero sinasabi ko sa inyo, pag-isipan nyo. Para din sa inyo to. Pag hindi nyo inisip to, hindi nyo plinano. Magkakamahihirapan kayo. Tulad nga nung, basta itong asawa ko, iglesia ni Manalo, pero dadalik ko na lang siya sa church. Sigurado ka. Ikaw dadalhin yan. Baka. Okay? You know, but not that I may cast a snare upon you. So anyway, alam niya kasi ni Paul yung mas makakabuti sa atin din, ganun. And that ye may attend upon the Lord without distraction. Okay, 36, but if any man think that he behaved himself untoward, uncomely toward his virgin, if he pass the flower of her age and need so require, let him do what he will, is it not, let him bear. Again, yung kunwari, si DM. Basta ako, di ako mag-aasawa kasi gusto kong maglingkod sa Diyos. Di, okay, di tuwan-tuwa naman ako. Kaso, deep inside pala, gusto kong kasawa eh. Eh, nasa edad naman na. Okay ko na, nasa edad na. Tapos meron ka na rin, ano, ka-MU. Ano sabi dyan eh? Nasa edad na rin. O, ano pang inihintay nyo? Eh, gusto kong maglingkod sa Diyos. Hindi, okay ah. Magpakasal na kayo. Hindi kayo nagkasala. Huwag nyong, hindi sinasabi ni Paul na masama mag-asawa. Okay. Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity but the power over his own will, and yet so decreed in his heart that he will keep his virgin, do it well. So ngayon, kung talagang kaya mo, mas buti naman sa'yo, hindi mag-asawa, dahil, ano ba maganda example dyan? Meron bang ganun? Actually, halos wala eh. Pero, wala na, may iniisip ako dati. Na, ay, nabanggit pala last week, di ba? Kunwari, ikaw ay na-disgrasya, di ba? Alam mo yun? Yung hindi ka na, alam mo, hindi ka na siseryosohin ng lalaki, for example, ganun. Ano mas magandang gawin mo? Mag-asawa ka pa o hindi na lang? Again, nasa iyo yan, pero mas maganda, hindi na. Yan sabi dyan. Ngayon, iba talagang, hindi, kaya ko ng baston na hindi mag-asawa eh. Di, sige, go. Diba? Pwede kang maglingkod sa Diyos. Okay, huwag ka lang papasto kasi kailangan mo talaga. Ngayon. So then, he that give it her in marriage, that do it well, but he that give it her. So, paulit-ulit lang to eh. Okay. Yan, so hindi masama pag namatay na yung asawa mo, hindi magsama. Eh, sabi dito, but she is happier if she so abide after my judgment, I think also that I have the Spirit of God. So, yung sinasabi lang dyan, again, hindi lahat ng babae huwag mag-asawa. Sinasabi, kung may nangyaring ano, something na mas maganda, tinatawag ka ng Diyos na huwag ka na mag-asawa, huwag ka na mag-asawa. Ganun lang yan. Okay, tuloy natin. By the way, gusto kong kaya ang tawag sa inyo, the Lord, sinasabi kanina, the Lord's free man. Malaya ka na pero hindi. Okay. Hey, you're the Lord. Pinalaya ka sa kung saan ka galing pero sa Panginoon ka na. Tuloy natin ha. Aga pa naman. Now, was touching things offered unto idols. So, nagbagong topic na. Bagong topic. Now, was touching things offered unto idols. Okay. Sa panahon nila, actually kahit sa atin eh, may mga idols pa ba? Alam niyo idols sa mga bata? Idolo. Hindi yung idol sa pelikula. Pero ngayon, yun, nagiging idol na nga. Masama ang idol. Pag sinabi idol, masama agad yun. Kaya huwag kayong magsasabihan niya. Lods! Idol kita, pogi mo talaga. Kahit salita lang, huwag yung sanahin sarili niyo. So una, nagbobula naman kayo, di ba? Hindi rin tama. Pangalawa, sa Bible, masamang-masama yung idol. Kasi idol, ito yung kalaban ng Diyos sa atensyon natin. Sino dapat sambahin mo? Ang Diyos lang. Eh, tapos yung iba, may Diyos-Diyosan. Alam niyo yung Diyos-Diyosan? Yung mga, di ba, si Jesus, luluhodan.
Hindi naman si Jesus yun. Long hair ba si Jesus? Hindi, yung totoong Bible, sa Bible na Jesus, hindi siya long hair. Ba't yung Jesus nila long hair? Diyos-Diyos ang tawag doon. Pati Mary, pati Pedro, pati kung sino-sino Diyos-Diyosan. Hindi tama yun, okay? Kaya sabi dyan, ngayon, sila, nag-aalay sila sa idol nila. Okay, na-touch na po natin sa, naalala sa Romans. Tapos mo tayo Romans? Sa Friday yun, no? Nakabalik kasi pong wa. Ayan magulit. Okay, ngayon may nag-aalay sila sa idol nila. So, anong gagawin natin doon? O tulad niya, may mga kamag-anak tayo ngayon. Di ba? Alam mo, lahat tayo may mga kamag-anak na hindi naman Kristiyano or feeling ng lang Kristiyano sila, hindi pala. Anong gagawin natin? For example, piyesta. Dito ba yun? Hinatay sa Romans, di ba? Anong gagawin mo dyan? Okay? We know that we all have knowledge, knowledge, profit, and but charity edified. So, sino matalino dito? Palit na lang kayo. Palit kayo. Yan. Palit, palit. Di mo wala yung tinda nyo. Palit kayo, palit. Balitan mo lang yung ano yung upuan. Okay. If any man think that he know it anything, he know it nothing yet. Sino matalino dito? Palagay nyo lang yun. Ha? Yung sabi dito. Kung sige, matalino. Hindi mo pa rin alam yung mga dapat mong malaman. Yung sinasabi dito. Kaya huwag kang mayabang. Jaja, magaling daw to. Sabi ni Mamean eh. Magaling ka ba? High honor yan. High honor eh. Ako, low honor lang dati. Hindi. Pero huwag kayong magiging mayabang. Amen? Kasi yung mga dapat mong malaman, sino mo nagsasabi dapat mong malaman? Pwede yung Diyos. Siguro, eh, pastor, eh, kung pastor na, magaling na. Hindi pa rin eh. Kasi may mga sitwasyon na hindi mo rin alam yung mga malaman. So, hindi tayo mayabang. Okay, so ano yung dapat na lang natin gawin? Magmahal ka na lang. Yung sabi dyan. But if any man love God, the same is known of him. As concerning therefore the eating of those things, but offered in sacrifice unto idol, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one. Ganito yan. So, alam ko, yan, may mga kaibigan tayong Katoliko, di ba? Eh, di ayayakin tayo ng piyesta. In a way, inaalay nila sa Diyos yun, eh. Alam nyo ba yan? Kaya nga, ang daming pagkain, bakit? Inagaya nila yung sa, ano, mga Hudyo din. Again, di sana masama, kaso, sa kanila, sa mga San Pedro, San Mateo. Diba? San Isidro, San Talosia. So, anong gagamitin doon? Lahat na may Santa, Santo. Sabi dito, alam mo natin, wala naman yun eh. So, may insecure ba tayo dito? Hindi. So, kaya nga, babalikan natin sa Romans 14 na tayo, hindi ako nagkakamali. Sabi doon, sige. Invite ka sa piyesta, kainin mo lahat. Huwag lang, pag alam mo ba, DM, in-invite kita, pero itong pagkain ito, inalay ito kay San Pedro, doon ka na huwag kumain. Hindi dahil masama yung pagkain, pero, sabi doon, for their conscience sake. Sabi, masyado pala silang panatiko doon sa santo-santo nila. Pag kinain mo yon, ano mangyayari? Bali, wala pala yung baptist nyo eh. Ganun iisipin niya. So, para sa kanya, hindi siya matisod, huwag ka nang kumain. Pero sa atin ngayon, bira na yung ganun. Gusto lang talagang magpakain. So, sure, walang problema. Kaya sinasabi dito, for though there be, ito magandang explanation to sa mga Mormon. Kasi sabi ng mga Mormon, marami daw Diyos. Hindi totoo yun. Okay? Ito yung paliwanag doon. Sabi daw, for though there be that are called gods, ilan ba ang Diyos? Pero may mga tinatawag na Diyos-Diyosan niya, di ba? Si Zeus, sino ba niya, si Thor. Tawag lang yun, di yung totoo. Tinawag sila ng Diyos ng mga kung sino panatiko na hindi sumasamba na kilala sa tunay na Diyos, pero Diyos ang tawag, Diyos. Pero alam natin na isa lang ang Diyos, at siya ang tatay, ang ama, ang gumawa ng lahat ng bagay. Okay? Sa pamamagitan ni Jesus,
So, sa Panginoon tayo. Ngayon, anong gagawin natin? Dito, how be it that it is not every man that knowledge, okay, hindi lahat ng tao may hindi naitindihan, hindi naman natuluan sa church, kasi hindi pumunta sa church. For some, with conscience of the idol unto this are it as it a thing offered unto an idol, and their conscience being weak is defiled. Yung sinabi ko kanina. So, pag sinabi lang ino-offer na sa idol niya, huwag ka nang umain. Kasi matitisod sila. Okay? Anyway, sa panahon natin ito, bihira na sa ngayon. Saan ba pwede ito? Sa fiesta. Yun nga eh. Pero hindi, bihira naman sila sabihin nila ino-offer sa Diyos-Diyosang. Sa ibang bagay, ano bang ginagawa ng Diyos ng tao? Pera, di ba? So, anong gagawin natin? Huwag mo masyado rin banatan. Kung alam mo mukhang pera yan, alalayan mo ng konti, okay? Ano yung sinasabi dito? Kaya pag sinabi niya talaga siya, ang Diyos ko pera eh! Naku! Huwag ka nang, ano, huwag ka nang makisama doon. Di ba? Kaya pag napapansin mo lang, parang, kaibigan, parang ginagawa mo ng pera yung, Diyos yung pera. Di naman, okay pa yun. Di ba? But meat commanded us not to guile. Ito nung meat na sinasabi dito, pagkain, okay? For neither we eat, are we the better, neither if we eat not, are we the worse. So, ibig sabihin lang sabi dito, huwag kayo makapagtalo, mag-usapan natin sa Tuesday yan, yung mga Judaizer. Ewan ko lang, gano'n tayo kalalalim. Pero, huwag mong, parang sinasabi dito, huwag mong masyadong gawin big deal yun, okay? Pagkain, piyesta, wala yan. Dali mo na lang sila sa tunay na Diyos. Pag nakilala nila yung tunay na Diyos, saka makaasa na madali na yung turuan. Amen? Mas madali na turuan yan. Pagdaligtas yan. Masana mamaya, maligtas yun. No? Mga guests natin. Taga-extension. But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Yun nga, katulad yung mga sobrang hina, di ba? Mahina ang konsensya. Ibig sabihin, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, katulad nga rito, kunwari, si Yesha ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Meron siyang sariling, naman na, Diyos-Diyosan. Huwag mo namang basagin sa harapan niya, di ba? Huwag namang ganun, di ba? Sabihan mo lang, masamba ka talaga dyan. Di ba? Unti-untiin mo. Okay, ganun, yun sabi dito. Okay, but especially sa mga Hudyo to eh. Anyway, if any man see that which has knowledge, sit at meat in idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols. Okay, ganito yan. Una, si DM, di naman siya naniniwala sa, yeah, sa piyesta, di ba? Eh, sinabi na nung ano, inopen ko yan kay San Mateo. Okay lang yan. Hindi ka man lang naisip na, anong iisipin nun? Okay lang, ikaw, baptist ka na, tapos makikiglamon ka pa, parang, oh, San Mateo pa, sige, basta may pagkain. Yan ang sinabi dito, ah, ganun pa yung mga baptist, di ganun na rin tayo. Diba? Kaya, tatanungin nyo sila, para saan ba yan, pagkain na yan? Eh, sa panahon natin ngayon, hindi naman eh, di ba? So, kaya medyo ibang point dito, ayan eh. Kaya iniisip ko, paano natin na-apply sa sarili natin eh. Hindi na tayo masyadong ganun. Pero sa ibang application natin na-apply. And to the knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. So, yun nga. Iba, imagine, tag dito. Alamin nyo, pakiramdaman nyo yung konsensya at yung spirituality ninyo mga kapatid. Eh, sabi dito. Huwag niyo siyang pokpokin ng katotohanan. Amen? Huwag niyo pokpokin ng katotohanan. Ibig sabihin, natindahin niyo ba yun? Alam mo nang mali, alalayan mo lang siya. Okay? By the way, kapatid pala yung tinutukoy dito, di ba? Ano ba yung mga madalas pinagawa yung magkakapatid? Kaya, katulad yung pre-trib. Di ba? Alam mo nang pre-tribber, eh, in-idol na yung pre-trib. Huwag mo na masyadong pag-usapan.
Pag nasabi mo sa kanya, mali yan eh. Gusto mo pag-aralan natin? Eh, nakikita mo, alam niya ng mali siya, pero alam mo na, may pride. Okay na yun, mabayaan na siya. Hindi natin kailangan pag-usapan lagi. Hindi mo kailangan magkaroon ng closure doon today. O kaya, basta, kahit ano mangyari, dapat. Bukas, hindi ka na pre-trip, ha? Hindi ka kailangan ganun. Kapatid yan eh. Alalayan mo, okay? Eh, ganun din, yung mga nag-ano. Ano ba yung mga katisaran lagi ng mga bagong ano, believers? Yan, katulad nga, pantalong, ano, sa babae. Diba? Basta, dapat! Palda! Hindi, alalayan mo lang siya, di ba? Alalayan mo lang siya. Yan, kaya sabi, but when you sin so against the brethren and wound their weak conscience, you sin against Christ. So, anyway, parang nagkamali ka rin sa Diyos. Kaya, ingatan natin. Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth. Okay? Katulad ko natin si Brother James. Ayaw niya sa, ano ba? Sa baboy. Kunwari. Well, mayroon siyang something na sa baboy. Ayaw sa baboy. Nakikita ko pala yung baboy. Ako nang kumain yan. Huwag mo lang pilitin kasi walang kabagay-bagay yun, di ba? Sige, di ko baboy. Dahil makakain yun, baka. Masarap pa. Gulay, kahit ano. Yung sinabi niya dito eh. So, again na yung kapatid ng ating kinoconsider hindi kahit sino lang. Pag may kurahin, may bakla dyan. Sabi ng bakla, ay! Dapat, payagan mo yung bakla, ha? Ayos. Dapat, mahal natin lahat! Hindi pwede yun, kasi hindi naman anak ng Diyos yun eh. Diba? So, kaya pag anak ng Diyos, eh, nagpapantalog babae, masama yan. Masama nga yung kaso, pwede mo yung tiyagain. Naintindihan nyo ba yun? Eh ito, sinasabihin nyo ng bakla, bata pa yan eh. Hindi pa yan, pumatol ka na ba sa lalaki? Hindi pa naman eh. Okay? So, pero masama yun ha. Galit ang Diyos sa bakla eh. Kaya huwag kayong ano. Yung nga, alalayan mo lang. Okay? At ito matay, naalalayan natin. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Amen? Sana natuto tayo. Medyo mga practical ano to eh. By the way, nasa Acts ako ngayon eh. Yung Corinthians na yan, talaga special yan kay Paul. Alam nyo ba yan? Madaming naging Kristiyano sa Corinthians. Kaya pala, ano, matindi rin nangyari kay Paul doon. So, kaya nakita nyo naman paano niya chinatsaga yung mga kapatid. Sana ganun din tayo. Amen? Amen. Huwag kayong, may sapa lang ang bida dito. Yung mga taga-extension niya, huwag natin papasukin dito. Hindi ganun, ha? Lahat tayo welcome. Basta gusto mo salita ng Diyos. Okay, yun. Kung ayaw mo, hindi ka pwede. Okay, doon muna tayo. So this time, maganda tayo mamaya. Let's pray. Lord, maraming salamat sa diadaan namin lahat, Panginoon, ng mga bagay patungkol sa inyong salita and sa inyong mga tinuturo din dito, Lord, sa panahon nila, Paul. Kita namin, maka-reflect kami kung saan kami lalagay din. May mga advices siya, Panginoon, na medyo applicable sa kanila. Maaaring applicable din sa amin. So, I pray na nakuha namin yung lesson, Panginoon, ng malinaw. At hindi kami minsan ay mamadaling mag-judge, especially pag totoong ligtas yan, pakiramdaman. At kung sino namin, mga kapatid, Panginoon. Lalo yung mga mahina, Panginoon. But of course, andun mahinindi kami sa tama. Pero ingatan namin, Panginoon, na yung kapatid naman ay hindi naman masyadong ma-wood, sabi dito, Panginoon. So, ilang po, Lord, kung patuloy kami, mga guests namin, maligtas malawa sila, i-share sila ngayong araw. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.